ticket nila, no? Opo. William! Hi po, Doc. Hello. Nananood po po kami ni Ate Elise. Sige po, Doc. Mauna na po. Sige po. Ano naman yung pinapanood niyo? Yung paborito ko pong K-drama. Mahilig ka sa K-drama? Opo. Sabi po kasi ni Tita, Koreano daw po yung tatay ko na nang iwan sa amin ni Nanay. Kaya pag nanonood po ako ng K-drama, iniisip ko po yung itsura ng tatay ko. Ikaw po ba? Nanonood ka po ba ng K-drama? Hindi ako mahilig dun eh. Nako, Duk, dapat po manood ka po ng K-drama. Siguradong magugustuhan mo po yun. Baka nga po, magka-crush ka pa sa bida eh. Naku, hindi ako mahilig sa mga Koreano, no? Lalo na, alam mo ba, may na-meet akong Koreano, ang bastos! Talaga po? May kilala ka pong Koreano? Oo! Nakilala ko ang bastos, mayabang, nagmamarunong, nakakainis. Mukha po ba siyang artista? Cute po ba? Mukha po ba siyang bida sa K-drama? Excuse me. I mean, you don't talk to that kid in that manner. By the way, I'm Kim Young. But you can call me just Oppa. Di! Iwan ko. Medyo cute. Pero mayabang. Ba't ka po namumula? Kasupudo. Hindi amin ang sasabi mo. Ba't ka po namumula? Hindi nga! Kasupo yun. Namumula ka po. Hindi nga. Hindi. Kasupo yun. Hindi nga ako nakasmile, oh. Nakasmile ka po eh. Namumula ka kaya po. Hindi, oh. Dok, pwede niyo po ba akong ipakilala sa kilala niyong Koreano? Baka po kilala niya yung tatay ko. Sige. Saktong-sakto din kasi kailangan din natin pumunta ng Maynila kaya pwede mo siyang ma-meet. Aalis po tayo? Bakit po? Kasi sabi nila wala daw gamit dito sa ospital na kailangan para sa sakit mo eh. Paano po si Tita? Huwag na muna isipin yun. Kakausapin namin yung tita mo. Lagi po kasing sinasabi ni Tita na wala po kaming pera, wala po akong pambayad. Hibulay? Bakit? Ano nangyari? Siya ang nakipag-iwalay sa akin. Archie, kung ano man yung kasalanan mo, mag-sorry ka sa kanya. Mapait si Claire. Sigurado akong pakikinggan kanya. Sigurado akong maiintindihan kanya. Basta mag-sorry ka lang sa kanya. Sigurado akong magkakabalikan kayong dalawa. Sige na, Archie. Habulin mo na siya. Pero Lynette, ayoko na makipagbalikan sa kanya. Archie, please. Huwag mo nang pairalin yung pride mo. Kung may kasalanan ka, mag-sorry ka sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sigurado akong maiintindihan ka nun. Sige na, habulin mo na si Claire. Please, mapait siya. Huwag mo na siyang pakawalan. Lynette, hindi ko pwedeng gawin yon. At hindi ko kayang gawin. Dahil, ikaw lang ang mahal ko. Alam kong hindi mo na ako mahal. Siguro nga ayaw mo na ako makita. Maybe you hate me. Pero I'm sorry, Lynette. Kasi mahal kita. At mamahalin kita hanggang ma-realize mo na mahal mo rin ako. And if that day doesn't come, no regrets. Because I would rather stay with the person I love and not be seen by her than to settle for someone you don't love and miss the chance of being loved by the person you desire.
isipin yun. Ang isipin mo ngayon, gagaling ka na. Annalyn, totoo bang nag-volunteer ka na dali ng pasyente mo sa Apex? Bakit? Ikaw na ba ang may-ari ng Apex para mangako ng kung ano-ano? At paano mo naman babayaran ng panggamot ang batang to? May social service naman po. Oh, yes. Of course, I forgot. Alam mo, bakit hindi mo nalang alokin ang lahat ng mga mahihirap na makita mo ng services natin sa Apex? Kung gusto mo, simulan na natin dito. Total, balita ko, 90% ng mga residente dito ay dukha. Dahan-dahan naman po kayo sa pananilita ninyo. Ang mahihirap, walang karapatang ma-offend. Eh, hindi po ba? Kaya nga po kayo nandito eh kasi representative po kayo na charity organization ng Apex. Tapos ganyan po kayo magsalita sa mga mahihirap. At anong klaseng charity po yung ayaw tumulong sa mga nangangailangan? Hindi lahat ng nangangailangan ay kailangan tulungan. Yes, that's true. We can't help everyone out here. But we can try. Especially for the kids. If we can give them even just a bit of hope and a chance at a brighter future, it's gonna be worth it. Excuse me lang, William. Zoe? Tayo. Zoe! Ano? Talagang kinakampihan mo yung Annalyn na yan? No! Pasyente ang kinakampihan ko. If there's something I can do to treat him, I will do it. Para saan pa na nagdoktor ako? At excuse me lang po ah. Lilinawin ko lang po na meron pong budget yung social service natin. I will be the one to decide if we have budget. Annalyn is right. The Department of Neurosurgery has a budget. So tutulungan namin yung pasyente whether you like it or not. Ah, so kinakalaban mo ngayon ako, ha? Ma'am, wala pong kumakalaban sa inyo. Ang gusto lang naman po namin, makatulong po kami. Wala naman po siguro masama sa ginagawa namin. Ito yung dalawang babae. Kumuha kay Willie! Kinindag niya ipamangking ko!